Hey guys, kumusta kayong lahat dyan? And this video is about the scandal of Aaron Villena. Yun na nga, scandal. Sobrang nakakatawa, grabe. Diba ngayon, hindi mo kasi alam kung talaga ba niyang sinadya niyang ilabas sa Instagram story niya yung picture na yon, o talagang hindi niya sinasadya. Kasi alam niyo naman, this past few days or past few weeks, maraming issue sa kanilang dalawa ni Kakay Bautista. Diba? Parang ang sabi daw, di-deny ni Aaron na naging sila. Tapos si Kakay naman is parang sinasabi, o yung mga tweets niya na parang naging sila, na meron pang mga sinasabi na parang the truth will come out, parang mga ganyan. So ano ba talagang dahilan kung bakit may lumabas na ganung picture na nakita yung private part niya, na parang ano ba yun? Parang ewan ko ha. A few moments later. Later. Yun na nga guys, no? Sobrang nagulat talaga ako. Hindi ako makapaniwala na ganun. Parang tapos sa Instagram pa. Hindi ko alam kung first time ba yun. No? Marami ng tao na nakagawa nun, na accidentally na na-post nila yung private part nila. Hindi ko alam ha. Pero parang talagang imposible naman na hindi mo alam na i-post mo yun, di ba? Siguro sinasadya niya na rin yun eh. Kasi maraming mga isyong lumalabas eh. Siguro para mas maging maingay pa yung pangalan niya. Siguro gusto niya magkaroon ng maraming projects. It's everyday bro with the Disney Channel flow. 5 million YouTube in 6 months. Never done before. Or siguro basta gusto lang siguro niya na mapag-usapan siya. Pero opinion ko lang dyan. Diba? Siguro kung meron kayong mga private photos nyo, or kung sobrang amazed na amazed kayo sa body nyo, or kung siguro kung sobrang humahanga kayo sa pinaghirapan nyo na body, di ba? Na pinaghirapan yung todo workout kayo. Todo, talagang, ang sabi nila, no pain, no gain, ika nga nila, di ba? Siguro kung sobrang hanghanga kayo sa katawan nyo, at siguro kung nakuhanan nyo yung katawan nyo sa cellphone nyo na para lang sa inyo, para lang makita nyo, eh sana huwag nyo naman sanang i-share sa public yung mga ganong bagay, kasi sobrang pangit nun, lalo na sa internet ngayon, napakabilis kumalat ng mga balita, napakabilis kumalat ng mga skandal, ng mga ganyan. Sana, sabi nga nila, think before you click, sabi nga nila. Kasi nga, kahit na dumaan pa yung maraming panahon, babalik at babalik pa rin niya na, ay, itong Aaron na to, may picture scandal to, ay, itong tao na to, ganito, ganyan. Diba? Saka marami pang dumalabas na balita sa kanya na nung nag-tour doon ata siya sa Europe, na kasama raw niya doon yung parang nag-aalaga sa kanya or special someone niya, parang gano'n, na which is same ano din sila, gender, gano'n. So, ito sa bagay, buhay naman nila yun. Pero gusto ko lang sana matutunan ng mga tao, na lalo na sa mga kabataan ng mga nanonood ngayon, kumusta sa inyo lahat, sana huwag niyong gawin yung mga ganong bagay. Hindi dahil para
Misang kasi may mga tao na para sumikat lang, gagawin lahat, di ba? Sana wag nung gawin yung ganong bagay na magpo-post kayo, kukuha kayo ng, yun nga, yung sensitive na ano, ng mga pictures, tapos ipo-post nyo, tapos parang patay-mali siya kayo, mag-apologize kayo na, di nyo sinasadya, or, you know, pagod, puyat. Alam nyo, kung talagang private photo nyo yun, sana sa inyo na lang, di ba? Wag yun ang hayaan na ma-share pa sa iba. At saka sana, alam nyo tayo, tayong lahat ng tayong mga Pilipino, mga religyoso tayo, mga takot tayo sa Diyos, tsaka lumaki tayo na hindi tayo ganun. Alam nyo ba yun? Na sana ibahin natin yung image ng mga kabataan ngayon. Ibahin na hindi lang puro katawan, puro laswa, puro ganun ang gagawin natin. Kasi hindi importante yun eh. Hindi dapat ganun. So sana may matutunan kayo dito. Wag na wag nyong gagawin yung ganung bagay kasi talagang as in masama yun. Kasalanan sa Diyos, pangit sa lipunan. Kahit na mag-apology kayo, kahit na may kayo ng patawad in public or ano, walang ano yun eh. Kumbaga nagawa mo na, nangyari na, and sana next time maging mas maingat ka na lang. And sana wag na lang kumuha ng ganung picture, di ba? Kasi hindi lang naman mga millennials ang gumagamit ng Instagram. Kasi ngayon, simula from, you know, mga bata, from 8 years old, 9 to 11 years old, gumagamit yan ng social media. So sana maging aware tayong lahat. And sa mga magulang na nanonood sa akin, sana bantayan nyo rin yung mga anak nyo, mga kabataan, na matutong gumamit or mag-post ng tamang ipopost lang. Diba? Maging ano tayo, aware tayo sa lahat ng ganung bagay. So, sana guys, may natutunan kayo. And sana, yun nga, binalert ko na lang yung ano, yung picture kasi syempre bawal yun. And, yun lang, sobrang, at first, sobrang akong natawa. Tapos, nagulat ako. Tapos, parang hindi ko nagustuhan talaga. Seriously, hindi ko nagustuhan talagang ibang klase kasi parang big no-no talaga. Kaya kayo, huwag niyong gagawin yun, ha. Never. Huwag niyong gagawin ng ganun. And, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please, subscribe kayo. Share niyo to yung video na to. And sana may matutunan kayo sa mga sinasabi ko. And always remember, if you're not smiling, you're doing it wrong. Sabi nga yan ni Alex Masabi. And, kung meron kayong ibang comment down below. And sa mga haters ko nga pala, sa mga haters ko doon sa video about Mocha Yuson, sana keep hating lang. I mean, ano yung opinion nyo po yun eh. And gagawa ko ng video about that. About sa mga haters ko kay Mocha Yuson. Yun lang. Wala akong masabi. Gagawa na lang ako ng video para dyan. And subscribe on my channel and like and share nyo tong video na to. And for more info, click the description button para makita nyo kung anong mga camera na ginamit ko, lighting na ginamit ko, ganun. And yun lang guys, maging inspiration tayo sa lahat ng tao. Huwag tayong gumawa ng alam nating masama and huwag nating ikalat yung bagay na alam naman natin na masama. So, doon sa scandal na photo na lumabas, mubo na lang tayo guys, okay? So, thank you guys for watching and hope you guys have a wonderful weekend. Peace!